Manalangin po tayo. Aming banal at makabaging Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagdiligtas sa amin mula sa napakaraming tao sa mundo sa huling panahon na itinakda ng Diyos. At sa pagbukod sa amin mula sa sanlibutan upang maging banal at sa pag-iingat sa amin upang makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpahintulot sa amin na purihin ang Panginoon, makapagtipon ng sama-sama sa harapan ng Panginoon, mag-aral ng inyong salita, at magkaroon ng banal na fellowship. Samahan po ninyo kami sa oras na ito. At tingnan niyo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos. Pakiusap, patatagin niyo po kami sa pamamagitan ng biyaya, salita at pag-ibig ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang lumakad kaming hindi kahiya-hiya bilang mga anak ng Diyos. Ang aming puso at buhay ay maging katulad nawa ng Panginoon ng higit at higit pa. Gawin mo po kaming mas ganap upang tumayo kami na walang ikinahihiya sa muling pagdating ng Panginoon. Ang mga iglesia sa Korea at mga iglesia sa buong mundo ay nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa may hirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan po ninyo sila sa biyaya at salita at makapangyarihang kamay ng Diyos upang maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos na umakay sa mga naliligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng matapang na pagpapatotoo ng Panginoon. Pakiusap, punuin po ninyo ng salita, biyaya, at kapangyarihan ng Espiritu ang mga pastors na nangangaral ng salita. Pakiusap, hawakan po ninyo ang mga brothers and sisters na may sakit upang magampanan nilang mabuti ang gawain na ipinagkatiwala sa kanila bilang mga bahagi ng Iglesia para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang natitirang buhay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng karapat-dapat na biyaya ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin, bigyan po ninyo kami ng kinakailangan naming salita at hawakan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 50. Verse 44 hanggang 50. Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 50. Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 50. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang kaharian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayun ang mangyayari sa katapusan ng panahon, lalabas sa mga anghel at kanilang iihiwalay ang masama sa matutuwid at itatapon sila sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat tayo ay malaya na nakakapag-fellowship at nakakapag-aral ng salita kahit na mahirap magsuot ng mask.
Kung pag-iisipan natin ang mga paghihigpit na nararanasan natin sa ating Christian life dahil sa 2 taong corona pandemic, ito ay mga bagay na naranasan ng lahat ng tao sa buong mundo. At lalo na para sa ating mga Kristiyano, ito ay upang maipaunawa sa atin ang ilang mga bagay-bagay. Ang mga tao sa sanlibutan, pinapaunlad nila ang teknolohiya, agham, sining at libangan. Sila ay nagsusumikap na gawin pang higit na mas marangya at maganda ang sanlibutan. At nasisihan sila sa kanilang mga sarili. Subalit sa kabilang banda, ang plano ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay nagaganap na. Kaya nga, nalalaman natin na ang muling pagdating ni Jesus at ang katapusan ng panahon ay napakalapit na. Napakalapit na ng muling pagdating ni Jesus. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi magpapatuloy na gaya ng iniisip ng mga tao. Ito ay biglang magwawakas kapag dumating na ang panahong itinakda ng Diyos. Sa Hebreo chapter 1, kahit na ginawa ng Diyos ang langit at lupa, sila ay malulumang gaya ng kasuotan at gaya ng isang balaban sila ay ilululun. Sinasabi na ang unang langit at lupa ay naginawa ng Diyos ay maluluma na kagaya ng kasuotan. At pagkatapos ay magsisimula ang bagong kasaysayan, gaya ng kapag ang lumang damit ay pinapalitan. Sa panahon natin, ang ebanghelyo ay naipangaral na hanggang sa dulo ng lupa. At ang lahat ng mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari na. Kaya't walang duda na ang muling pagdating ni Jesus at ang katapusan ng panahon ay napakalapit na ng katapusan. Sinasabi sa 1 Pedro chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, kaya't kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Sa palagay ko, ito ang pinakaangkop na salita sa panahon natin ngayon. Kahit na ang katapusan ng panahon ay napakalapit na, ang mga tao sa sanlibutan ay gumagawa pa rin ng iba't ibang plano na para bang sila ay makakapanirahan ng daan-daan o libu-libong taon sa mundo. Tayong mga Kristiyano, alam na alam natin na ang mundong ito ay hindi ang lugar kung saan tayo maninirahan magpakailanman. Kung titingnan natin sa Hebreo mula chapter 11 hanggang 13, sapagkat dito ay walang lunsod na magtatagal. Ipinaghanda sila ng isang lunsod. Ang mundo ay hindi lugar na matitirhan magpakailanman. Tayo ay mga manlalakbay lamang na nananatili sa sandaling panahon. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Ang manlalakbay na pansamantalang dumadaan ay pwedeng matulog sa isang simpleng lugar kahit sa bukid o maaari siyang matulog ng isang gabi sa isang mamahaling hotel. Subalit kinabukasan ay kailangan na niyang umalis. Makaranas man tayo ng mga pagdurusa, paghihirap o kasiyahan sa ating laban, ang lahat ng mga bagay na ito ay lilipas, panandalian lamang. Hinahanap natin ang mga bagay na darating, ang bagong langit at lupa. Ang layunin kung bakit iniligtas tayo ng Diyos ay upang ibigay sa atin ang bagong langit at lupa at ang kaluwalhatiang walang hanggan. Walang kaduda-duda na tayo ay naninirahan na ngayon sa katapusan ng kasaysayan na itinakda ng Diyos. Sa Lucas chapter 21, may mga panganib ng digmaan, mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako, at mga sakit at salot. Ang lahat ng mga ito ay tanda ng muling pagdating ni Jesus. Ito ay nagaganap na sa harapan natin ngayon. Itinuturo ito sa atin ng Diyos upang tayo
ay magising mula sa pagkakatulog, sapagkat ang katapusan ng panahon ay napakalapit na. Ang salitang magpakatino ay nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay dapat na mamuhay bilang mabubuting Kristiyano. Subalit may ilibang mga Kristiyano na nagsasabi, magwawakas na ba ang sanlibutan sa panahong ito? Hindi pa sa tingin ko. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Subalit sinasabi sa Lucas 21, biglang darating ang araw na iyon na parang bitag. Lucas chapter 21 verse 34. Halimbawa, may isang peraso ng karne sa mousetrap at nakita ito ng isang pag-alagalang daga. Kung susubukan itong kainin ng daga, ay pwedeng makulong o mamatay. Nakahuli ako dati ng daga gamit ang mousetrap. Sinabi ng inang daga sa kanyang anak, "Nak, may patibong sa banda doon. Masarap ang amoy. Pero yun ay bitag na iniligay ng tao upang hulihin tayo. Kaya't huwag mong kainin. Huwag. Huwag ka ding lumapit sa palibot niyon. Kung nalapit ka, tiyak na mamamatay ka." Paalala ng inang daga sa kanyang anak. Pero tumingin yung daga nang umalis yung kanyang ina. Mukhang masarap. Nilapitan niya ito at inamoy. Oh, sarap ng amoy. Okay lang siguro kung didilaan ko sa ibabaw. Wala namang nangyayari. Okay lang siguro nga tikman ng kaunti. At pagkatapos, okay lang siguro kung bigla kong kukunin at mabilis na tatakbo. At pagkagat niya sa karne, biglang gumana yung bitag. Ang mga tao sa sanlibutan ay walang alam sa bitag. Alam natin ang bitag na inihanda ng Diablo. Ang mga magagandang bagay sa mundo upang akitin tayo. Binanggit ni Jesus ng detalyado ang mga babala sa Biblia. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Diablo. Ito ay bitag na inihanda ng Diyos upang wasakin ang mga hindi ligtas sa tao. Maging ligtas sa tao ay pwedeng mabigo mula sa tapat na buhay Kristiyano dahil sa mga kaakit-akit na bagay ng mundo. Ang mga ito ay inihanda ng Diablo upang akitin ang mga Kristiyano. Ang katawan ay may likas na masiyahan sa mga bagay ng sanlibutan. Biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ngayon, bukas, ngayong taon o sa susunod na taon, dapat ay palagi tayong maging handa na sumalubong sa Panginoon na darating anumang oras. Palagi tayong binabalaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa araw-araw. Binabalaan niya tayo na napakalapit na. Subalit hindi pa rin nagigising ang mga Kristiyano. Ngayon ay ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo nakasunod sa Diyos, subalit mula ngayon ay pwede tayong mamuhay bilang mabuting Kristiyano. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Mayroon akong pananabik na huwag sayangin ang maiksing pagkakataon na ito sa huling panahon. Tayo, ang bawat isa, ay dapat na pag-isipan itong mabuti. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos? Hinihimok tayo ng salita na abangan ang pagdating ng Panginoon sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Yamang kayo ay naghihintay sa mga bagay na ito, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kanino ba ito sinasabi ng Diyos? Sinasabi ito ng Diyos sa atin, sa bawat ligtas na Kristiyano, subalit binabaliwala ito ng iba. Nagtatanong ang iba,
Paano kami mamumuhay sa kabanalan at sa pagiging makadiyos? Sinabi ito ng Diyos sapagkat kaya nating mamuhay ng ganyan. Kung gusto nating mamuhay ng ganyan, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya, gaya ng pagtulong ng Diyos sa mga nagnanais na maligtas, kung mananalangin ng ligtas sa tao at susubukang mabuhay ng naayon sa salita ng Diyos, tutulungan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng karunungan at lakas. Hindi ipapagawa sa atin ng Diyos ang mga bagay na hindi naman natin kaya. Nagbibigay ang Diyos ng lakas at kakayahan sa mga nagnanais na gumawa. At kung mayroong mga maling bagay na sa ating pag-iisip at buhay, kailangan nating linisin ang mga ito upang tumayo tayo sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pagdating ng Panginoon. Gaya ng sinasabi ng talatang ito, at sino mang may ganitong pag-asa ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kailangan nating linisin ang ating sarili gaya ng Panginoon na banal at malinis. At sa huling panahong ito, ano ba ang magagawa natin para sa pangangaral ng Ebanghelyo? Malaking kaligayahan at kaluwalhatian sa Diyos kung isasakripisyo natin ang ating oras at mga material na bagay. Kung magpapagal na nagnanais at gumagawa upang magligtas ng kahit na isang kaluluwa. Maraming beses na sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ng isang makasalanan ay dakilang kaligayahan sa Diyos, hindi ba? Magagawa natin ito. Kaya kailangan nating manalangin at maghanda para sa paparating na summer retreat. Kung hindi tayo paunang maghahanda, hindi natin agad-agad magagawa. Hindi madali ang mag-evangelize. Upang makapagligtas ng ilang tao, kailangan nating magplano, maghanda at magsakripisyo upang mailigtas sila. At marahil ay makakapagligtas tayo ng isa mula sa kanila. Ito ay magiging malaking kagalakan sa Diyos. Kaya kinihimo ko kayong gawin ito. Si Jesus ay gumagamit ng mga talinhaga upang maipaliwanag ang dakilang katotohanan. Upang madali itong maintindihan. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng Matthew 13, ipinaliwanag ni Jesus ang sekreto ng langit sa pamamagitan ng mga talinhaga na madaling maintindihan ng lahat. Kaya't ang salitang binasa natin ay parang konklusyon ng maraming talinhaga. Sunod-sunod na talinhaga. Sa oras na ito, nais kong pag-isipan natin ang mga talatang ito. Sa Mateo chapter 13 verse 44, Mateo chapter 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay tulad sa, kaya paulit-ulit, patuloy nating makikita ang salitang ito. Ang kaharian ng langit ay tulad sa. Iniwan ni Jesus ang maluwalhating langit at pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na patungo sa kapahamakan. Kaya't ang talinhagang ito ay isang magandang halimbawa upang ipaniwanag kung paano maliligtas ang makasalanan at makakapunta sa langit. Para sa kaligtasan ng mga makasalanang patungo sa impyerno, upang mailigtas sila at makapunta sa langit, mayroong mga kailangang gawin ng Diyos at tao. At mayroong resulta. Kaya ang kwento ng kaligtasan ay nakasulat sa maikling talatang ito. Matthew 13:44, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa bukid. Sa Mateo 13:38, ang bukid ay ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan ito ay isinumpa dahil sa kasalanan. Subalit sinasabi na ang kayamanan ay nakatago sa sanlibutan. Anong ibig sabihin ito? Ang sanlibutan ay isinumpa dahil sa kasalanan. Mula noon, ang tao ay nagkakasala at kumikilos na ang diablo sa sanlibutan. Subalit, may kayamanang nakatago doon. Ano ang kayamanan? Bago ang lahat, pag-isipan muna natin, pinagmamasdan ng Diyos ang sanlibutan. Sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nakadungaw ang Diyos sa sanlibutan
at pinagmamasdan niya ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang kanyang iniibig? Hindi yung bawat halaman at hayop ang tinutukoy dito, kundi yung kaluluwa ng tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Yun ang kanyang iniibig. Kaya't sinasabi sa Isaiah 38:17, "Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng paggawasa. Ang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay isang kayamanan sa paningin ng Diyos." Isang kayamanan. Isang kayamanan. Ang kayamanan ay bagay na sobrang mahalaga, subalit nakatago ito sa bukid. Noong unang panahon, kapag ang mga tao ay merong mahalagang kayamanan, noon ay wala pang perang papel. Ginto, pilak at mga bagay na gaya nito ang kanilang pagmamayari. Noong unang panahon ay wala pang bangko, kaya itinatago nila ang kanilang kayamanan sa lupa. Ibinabaw nito ng ilang tao sa mga isla at gumuguhit sila ng mapa ng kayamanan. Mayroong mga kaso na ang kayamanan ay nakatago sa ilalim ng lupa, nakabaon. Mayroon ding kwento ng talento sa Matthew 25. Nang ang taong tumanggap ng isang talento mula sa kanyang Panginoon ay lumapit sa kanya, sinabi niya, "Itinago ko ang isang talento na ibinigay sa akin ng Panginoon. Itinago ko sa lupa at dinala ito." Itinago niya sa lupa sa takot na mawala ito. Pagkatapos, yung taong nagbaon ng kayamanan ay pwedeng biglang mamatay at wala nang makakaalam tungkol dito. Kinalaunan, sa paglipas ng mahabang panahon, pwedeng may ibang tao na makahukay nito. Kaya may nakatagong kayamanan sa bukid at sinabing natagpuan ito. May taong nag-aararo sa bukid. Nasa harapan niya ang kanyang mga kalabaw habang nag-aararo. Tapos ay biglang may kumalampag sa ilalim, may sumabit. Nagtaka siya kung ano ito. Ito ba ay bato? Pero hindi. Ito ay kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan at wow! Isang nakatagong kayamanan na may malaking halaga. Siya'y namangha. Wow, tiyak na payayamanin ako nito. Ang problema ay hindi kanya ang bukid. May kilala ba kayong nangihiram ng bukid upang magsaka? Pinaghahatian nila ang kita kung magkano ang sa may-ari at kung magkano ang sa nag-arkila sa anihan. May ganito dati. May natagpuan siyang kayamanan at umuwi siyang may kagalakan. Subalit ang kayamanan ay nasa bukid na iba ang may-ari, ibang tao. Kaya't kailangan niyang ibaon ulit ito. Kahit na siya pa ang unang nakakita, kailangan niya itong itago. May natagpuan siyang kayamanan at siya ay tuwang-tuwa. Ano kaya ang gagawin ng taong ito pag-uwi niya sa kanyang bahay? Matthew 13:44, umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Itinago niya ito, tinabunan. Dapat ay walang ibang makakita. Pag-uwi niya, ipinagbili niya ang kanyang bahay, ang lahat ng kanyang ari-arian, ipinagbili niya kahit mga palayo, pati mga kutsara. Ipinagbili niya ang lahat ng meron siya at binili niya ang bukid. Bakit niya binili? Kasi gusto niyang magsaka? Hindi po, kundi upang makuha ang kayamanan. Ang layunin ng pagbili sa bukid ay upang makuha ang kayamanan na naroon. Ngayon, ang talinhagang ito, namangha ako nang mabasa ko ang talinhagang ito. Ang bukid ay ang sanlibutan. Subalit, nang tumingin ang Diyos, ano ang nakatago doon? Ano ang pinakamalaking kayamanan sa mata ng Diyos?
Sa Genesis 1:27, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at sa huli, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Anong ibig sabihin ng nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan? Ibig sabihin ay ibinigay sa iyo ng Diyos ang Espiritu, nakawangis ng Diyos, isang espiritual na nilalang. Nilikha tayo upang maging kabiyak ng Diyos sa pag-ibig. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, ginawa tayong mga anak ng Diyos at dadalhin sa langit upang manirahan kasama ng Diyos magpakailanman. Sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, tao ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 26, ang buhay ng tao ay hindi pwedeng ipagpalit kahit na ibigay pa ang buong sanlibutan. Sapagkat anong pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hindi ito matutumbasan, kahit na ibigay pa ang buong sanlibutan. Ang mawawala naman ang kanyang buhay na tinutukoy dito ay hindi yung mababawasan ng ilang dekada ang pisikal na buhay. Kung pag-uusapan ng pisikal na buhay, may mga hayop na kayang mabuhay sa loob ng daan-daang taon at pagkatapos ay namamatay. Hindi ito ang tinutukoy dito. Ito ay tumutukoy sa spirito na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa mga awit 49:20, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na namamatay. Ang tao ay marangal sa mata ng Diyos. Ang ibig sabihin ng marangal ay sobrang mahalaga. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Dahil sa nahulog ang tao sa kasalanan, hindi mabuti ang ating katawan. Gaya ng kasabihan, ang buhay ay parang uod lamang. Subalit ano ba ang nasa loob ng katawan? Espiritu. Ang tao ay nasa karangalan dahil sa espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Gaya ng isang hayop na namamatay. May espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Subalit hindi natin ito nalalaman. Iniisip lang natin na ang katawan ay nabubuhay at namamatay. At pagkatapos ay yun na yun. At sinasabi ng Diablo, "Hoy, ang mga tao ay galing sa anggoy. At kapag namatay ka, ay tapos na. Kaya hindi mo na kailangang pag-isipan ang tungkol sa Diyos, kaluluwa, at mga mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Kung kakain ka ng mabuti, mamumuhay ng maayos at mamamatay, yun na yun." Patuloy na tinutukso ng Diablo ang mga tao upang sila ay mabuhay at mamatay para sa mga makamundong bagay na nakikita at nabubulo. Pinipigilan ng Diablo na makaunawa ang mga tao. Kaya nga, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Subalit sa Isaiah 49 verse 5, "Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako ay pinarangalan." Kahit na nagkasala tayo, alamin po ninyo na sa mata ng Diyos ay nasa karangalan tayo. Bakit? Bakit ka nasa karangalan? Ang batang ipinanganak, lalaki man o babae, ay isa pang buhay ng nagluwal. Ang batang ito ay kawangis niya, ay kagaya niya, kagaya ng sarili niyang buhay, isang kayamanan. Ito ay isang mahalagang buhay na hindi matutumbasan ng kahit na anumang bagay sa mundong ito. Kung nagpapalaki ka ng anak, ganito ang nararamdaman mo. Isang mahalagang buhay. Kaya gaano kahalaga ito? Si Abraham ay merong isang anak, si Isaac, na ipinanganak nang siya ay 100 taong gulang na. Si Abraham ay maraming kayamanan, subalit ang anak niya ang pinakamahalaga sa lahat. Napakatanda na niya. Matanda na rin ang kanyang asawa, ang anak ni Abraham, si Isaac, na ipinanganak nang siya ay 100 taong gulang, ay lumaki na ng husto at nasa 14 na taong gulang na. Kaya kahit na nasa kanya ang lahat ng bagay, walang anumang mas mahalaga kay Abraham kundi ang kanyang tanging anak na si Isaac. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos na ialay ang kanyang anak. Hindi nag-alinlangan si Abraham at dahil sa ang Diyos na nagbigay sa kanya ng anak ay mas mahalaga. Pumunta siya sa bundok ng Moria at ibinigay ang kanyang anak sa Diyos. Tinanggap ito ng Diyos. Ibinalik niya sa Diyos. Alam niyo ito?
Ngayon, tingnan natin sa mga awit 144 verse 3. Panginoon, ano ba ang tao na siya'y iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ano ba ang tao? Bakit labis na pinapahalagahan ng Diyos? Ano ba ang tao? Bakit iniisip ng Diyos? Bakit mo iniibig ng sobra? Ano ba ang tao? Kung gusto mong malaman kung ano ang tao, kailangan mong itanong sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang halaga ng hayop, hindi hayop ang makakapagsabi. Alam mo ba ang sarili mong halaga? Magkano ang halaga ng baka? Tao ang nagtatakda ng halaga ng baka. Kailangan mong itanong sa Diyos na lumikha sa tao kung ano ang halaga ng buhay. Bakit mo ba iniibig ng labis itong makasalanan at kahabag-habag na tao? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ano ba ang sanlibutan? Ang tao na nabubuhay sa sanlibutan. Maraming bagay sa mundo. Subalit ano nga ba ang mahalaga sa mata ng Diyos maliban sa tao? Bawat isa sa atin ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagmamalasakit sa akin at nagmamahal sa akin. At ibinigay ang kanyang anak hanggang kamatayan doon sa krus upang iligtas ang isang makasalanang gaya ko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan. Sa mga awit 27 verse 10, nanalangin si David, sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina. Si David ay hindi naman talaga pinabayaan ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin nito, kahit napabayaan ako ng aking mga magulang. Sa ilang pagkakataon, ay pwedeng iwan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Subalit hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit na gaano pa kamahal ng mga magulang ang kanilang mga anak, hindi ito maihahambing sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kapag namatay ang bata, hindi maibibigay ng magulang ang kanilang buhay para sa kanya. Kahit na gaano pa nila kamahal, sa pisikal na bagay lang sila makakatulong. Subalit wala silang kakayahang magligtas ng kaluluwa. Upang mailigtas ang ating kaluluwa, hindi ba't ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak sa sanlibutan sa anyo ng tao upang mamatay doon sa krus bilang handog pang kasalanan? Gayon ang kanyang pag-ibig. Gaano ba kalaki iyon? Hanggang sa ibigay ng Diyos ang kanyang tanging anak. Bakit? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Upang ang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinakamalaking kayamanan sa mata ng Diyos ay ang kaluluwa ng tao. Ayon sa Isaiah 43 verse 4, ito ay salita ng Diyos para sa mga Israelita. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang. Ang bansang Israel ay isang halimbawa para sa lahat ng maliligtas. Israel lang ba ang minibig ng Diyos? Iniibig niya ang buong sanlibutan. Itinuturing tayo ng Diyos na mahalaga. Sinabi dito na aking pinili para sa aking kaluwalhatian. Dahil sa tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, itinuturing tayo ng Diyos na mahalaga at marangal. Nang dumungaw ang Diyos sa isinumpang lupa, mayroong kayamanan. Ito ay nakatago sa bukid. Walang nakakaalam. Nakita ito ng Diyos at natagpuan. Natagpuan niya ang kayamanan. Subalit ang buong sanlibutan ay pagmamayari ng Diyos. Ang sanlibutan ay pagmamayari ng Diyos. Kaya kailangan pa ba niyang bilhin ang lupain iyon? Sa Lucas chapter 4 verse 6, nagpakita ang Diablo kay Jesus at sinabi sa kanya, "Kung yuyuko ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng kaluwalhatian na nararito sa sanlibutan, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig." Sino ang nagbigay sa Diablo? Sa Genesis chapter 2, sinabi ng Diyos kay Adan na ingatan at pagharian ang lahat sa halamanan ng Eden. Subalit nagkasala si Adan. Ipinasa niya ito sa Diablo. Ibig kong sabihin, ipinagbili niya ito. Kaya't ang Diablo ang nagahari sa sanlibutan ito.
Ibig sabihin ay ipinagbili niya sa kasalanan. Ang mga makasalanan ay hindi maliligtas hanggang sa mabayaran ng Diyos ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay hukom na matuwid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan, ang katawan at kaluluwa ay parehong mamamatay at mapupunta sa impyerno. Sa ikalawang kamatayan, ano ang kailangan niyang gawin upang iligtas ang kaluluwa? Ang buong sanlibutan ay ipinagbili sa kasalanan ni Adan. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak na si Jesucristo sa anyo ng tao upang ang isa ay mamatay para sa lahat. Para sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin na siya ay pupunta at ipagbibili ang lahat ng kanya at bibilihin ang lupain? Ano ang lahat na mayroon ng Diyos? Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa kanyang tanging anak? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya wala nang mas mahalaga kaysa rito. Isinakripisyo ng Diyos ang lahat ng kanya. Sinabi niya, umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Upang mailigtas ang makasalanan sa mundong ito, kailangan ng Diyos na bayaran ang kabayaran para sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa sanlibutan. Ibinigay siya upang mamatay doon sa krus, upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya, upang maligtas ang mga kaluluwa na papunta sa kapahamakan. Sa Juan chapter 5 verse 21, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila ay binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. Paano binubuhay? Si Jesus ang namatay bilang kapalit natin. Upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kapahamakan, isang malaking halaga ang ibinayad niya. Kaya sa Roma chapter 5 verse 8, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinakita niya kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak doon sa krus, ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ang Diyos ay hindi umibig sa salita, kundi sa katotohanan. Talagang nagbayad siya ng malaking halaga. Sa unang Juan 3:18, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Sino ang hindi umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan? Ang Diyos. Ang Diyos ay hindi umibig sa salita lang. Paano at gaano siya umibig? Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig nang ibigay niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao upang mamatay doon sa krus. Si Jesus ay sagisag ng pag-ibig ng Diyos. Sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Gaya ng sinasabi, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid. Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Nakasulat na ibinigay niya hanggang kamatayan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Ibinigay niya hanggang sa kamatayan para sa atin. Walang sino man sa mundo ang magbibigay ng buhay ng sariling anak upang magligtas ng ibang tao, lalo na para sa isang taong makasalanan. Isipin mo, ito ay higit sa ating pangunawa. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa pag-ibig ng tao. Agape love, perpektong pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, banal na pag-ibig, ganap na pag-ibig, walang kondisyong pag-ibig. Ito ay higit sa ating pangunawa. Tiyak na minahal niya tayo. Agape love, walang hanggang pag-ibig, pag-ibig na walang kapalit, perpektong pag-ibig. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, sa halip ay ibinigay niya sa kamatayan. Noong unang panahon sa Greece, may isang hari na nagangalang Seleucus. Maraming tao ang gumagawa ng kasalanan sa kanyang bansa.
itong si Haring Salyukos. Lalong-lalo na yung kasalanan ng pangangalunya. Marami ang gumagawa nito sa kanilang bansa. Sila ay mapakiapid. Kaya't gumawa ang hari ng espesyal na batas. Sino mang mangulunya o makiapid ay kailangang dukutin ang dalawang mata. Gumawa siya ng ganitong batas. Subalit ang unang nahuli na lumabag sa batas ay ang kanyang kaisa-isang anak, ang prinsipe. Lumabag siya sa batas. Ano ngayon ang gagawin ng hari? Sa oras na maitakda ang batas, kahit na hari ay hindi ito pwedeng baguhin. Kaya sa huli, gumawa ng desisyon ng hari. Ang kanyang anak ay magiging hari din kinalaunan. Ipatupad ang batas. Ipatupad ang batas. Dukutin ang mata ng prinsipe. Sinabi ng opisyal, "Panginoon, ang prinsipe ay magiging hari kinalaunan. Paano ko dudukutin ang kanyang mga mata?" "Hindi. Dapat mong dukutin." Kaya tinalian siya ng mahigpit. At ayon sa utos, dinukit ang isang mata ng prinsipe gamit ang isang pamputas. Dukitin din ang kabilang mata. Kaya't muli niya itong dudukutin. Sandali. Kung dudukutin ang dalawang mata ay magiging bulag siya. Kaya't itong isa kong mata ang dukutin. Sino ang maglalakas loob na dukutin ang mata ng hari? Sasabihin sana nila, "Kamahalan, hindi." Bakit hindi? Kinuha niya ang pandukot at tinanggal ang sarili niyang mata. Dalawang mata. Natupad ang hinihingi ng batas na dalawang mata. Hindi nila maaaring sabihin na imposible. Ginawa ito ayon sa batas. Mga kapatid, ang kwentong ito ay totoong nangyari sa kasaysayan. Hindi ito pekeng kwento. Nang si Pangulong Chiang Kai-shek ng Taiwan ay nasa politika, ang kanyang manugang na lalaki ay may ginawang illegal. Kaya anong nangyari? Ang illegal savings ay merong parusang kamatayan. Kahit na siya ay manugang na lalaki, hinatulan pa rin siya ng kamatayan, alam mo? Kasi ito ay batas. Mas nakakagulat sana kung tinanggal ni Haring Salyukos ang dalawa niyang mata para sa kanyang anak. Ang Diyos ay ganap na nanagot para sa ating mga kasalanan. Siya ang ganap na nanagot. Isinakripisyon niya ang kanyang sariling anak. Gaano ba ito kadakila at kahanga-hanga? Hindi natin lubos na maipapaliwanag ang ganap na pag-ibig ng Diyos. The great unspeakable love of God, cross of Calvary, cross of Calvary. Ang kahangahangang pag-ibig na hindi kayang ipahayag sa salita at pag-iisip. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas tayo. Kaya kung titingnan natin sa Isaiah 40 verse 2, "Sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan, ang ipinambayad ng Diyos ay mas malaki kaysa mga kasalanan natin. Iba yung halaga, doble. Ibig sabihin ay higit pa sa sapat. Mas malaki ang halaga nito kaysa mga kasalanan natin." Kaya sa Timoteo chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon.
Ano ang pantubos? Kung ang isang tao ay nangutang ng pera at kung hindi niya kaya nga magbayad, pwede siyang hulihin at mamatay dahil dito. Pero kung merong ibang magbabayad para sa kanya, yung ipinambayad ay tinatawag na pantubos. Ang ipinambayad ay tinatawag na pantubos. Si Jesus ang pantubos para sa atin. Sa Hebreo 9:12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ito'y alam natin. Kailangan mo itong paulit-ulit na basahin at isaulo. Huwag kalimutan sa araw-araw. Iniligtas tayo. Hindi tayo iniligtas ng basta-basta na lang. Nagbayad ng malaking halaga. Ito'y dahil sa kanya. Pinatawad niya at binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan minsan magpakailanman. Umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ngayon, ang bukid ay kinuha na ng bagong may-ari. Ito ay ipinagbili sa Diablo para sa kasalanan. Subalit ngayon ay binili ng Diyos. Hindi alam ng kayamanan na ang nagmamay-ari sa kanya ay iba na. Tayo na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay pagmamay-ari na ngayon ng Diyos. Subalit hindi natin nalalaman. Ngayon, ang pangalawang talinhaga ay ang pagtugon. Sa Mateo 13 verse 45. Mateo 13 verse 45. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ginawa ng Diyos ang kailangan niyang gawin upang ang makasalanan ay maligtas at makapunta sa langit. Binayaran niya ang lahat ng makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan ng bugtong na anak sa krus bilang pantubos. Ngayon, Diyos ang nagsagawa ng gawain ng pagliligtas. At ang lahat ng ito ay isinakatuparan ni Jesus sa krus. Siya ang gumawa ng lahat upang iligtas at mapatawad tayo. Ang pangalawang talinhaga ay, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ngayon, mayroong isang tao at ang kanyang kahilingan ay makakuha ng isang napagandang perlas sa kanyang buhay. Ang perlas ay mahalaga mula pa noong unang panahon. Kung titingnan mo sa kawikaan, mayroong maraming mga salita patungkol sa perlas. May 12 pintuan ng perlas sa langit. Ang perlas ay mahalagang kayamanan mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, ang taong ito ay isang negosyante na naghahanap ng mahalagang perlas at magagandang perlas. Nung pumunta ako sa Pilipinas, merong pamilihan ng perlas. Pumunta kami doon at nagtingin-tingin sa paligid. Ang perlas ay maraming kulay, sukat, hugis at kinang. Hindi ganoon kamahal ang mga perlas na ibinebenta doon. Sa isang lugar ay merong isang mamahaling perlas. Sabi ng mga ngalakal, ay hindi ito, hindi rin ito. Subalit natagpuan niya ang isang napakahalagang perlas. Isang napakagandang perlas. Ito na. Natagpuan ko na. Ito na yung hinahanap ko. Ito na yon. At nang matagpuan niya ang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ano itong pangalawang talinhaga? Ngayon, may ginawa ang Diyos upang iligtas tayo. Kasabay nito, mayroon din kailangang gawin ng tao upang maligtas. At ano iyon? Ang mga tao ay narito sa mundo upang hanapin ang bagay na mahalaga habang sila ay nabubuhay. A lonely child born on the river, what are you looking for? It's not money, love, or honor. Kung ganoon ay ano itong dapat nating hanapin?
Ano itong dapat nating hanapin? Meron tayong dapat na hanapin. Narito tayo upang hanapin ang isang bagay. Tayo ay espiritu na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makabalik sa Diyos. Kung titingnan ninyo sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ano ang ibig sabihin ng pananabik sa walang hanggan? Ang mga tao ay hindi na mabubuhay ng mahigit sa daan-daang taon. Subalit bakit tayo binigyan ng Diyos ng puso para sa walang hanggan? Ito ang hinahanap ng ating spirito. Ang katawan natin ay naghahanap ng mga nakikitang bagay, material, pisikal at iba pa. Subalit ang hinahanap ng ating spirito ay buhay na walang hanggan. I want to live with you forever and ever. Ninanais ng ating spirito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan malibang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. May isang tao na nagngangalang Uchimura Gancho sa Japan. Nagsulat siya ng isang aklat. Ito ay kagaya ng isang bagay na kung tawag ay religious talk. Sinabi niya sa kanyang aklat na One Rock na hinanap niya ang kapayapaan. Kaya ta sinubukan niya ang panitikan, filosofiya, mga kamanggawa, teolohiya at relihiyosong pamumuhay. Marami siyang sinubukan na iba't ibang mga bagay upang hanapin ang kapayapaan. Gayunpaman ay hindi niya makamit ang tunay na kapayapaan. Ang aklat, kung may pagkakataon kayong basahin, ay tinatawag na Guan Rock o Chimura Ganjo. Ngunit isang araw sa pamamagitan ng Biblia, naunawaan niya ang biyaya ng Diyos na dinala ng krus ni Jesus. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Nagkaroon siya ng kaligtasan. Kahit na matagal na siyang patay, ito ay napakalinaw na nakasulat sa kanyang aklat. Naghahanap ang mga tao sa mundo, subalit maling bagay sa maling lugar. Nais ng Diyos na hanapin natin at maunawaan ang walang hanggang biyaya at katotohanan. Ito ang gusto ng Diyos na hanapin natin. Ito ang nananatili magpakailanman. Subalit mas gustong hanapin ng mga tao ang mga nabubulok, lumilipas at mga walang kabuluhang bagay sa mundo. Anong sirbi ng paghahanap kung ang hahanapin naman ay mga walang kwentang bagay? Si Shakyamuni ay pumunta sa mga bundok upang hanapin ang sagot sa problema ng kapanganakan at kamatayan. Subalit mayroon ba siyang natagpuan? Wala. Gumawa lang siya ng pilosopiya sa buhay. Yun ang budismo. Ang budismo ay walang pinapaniwalaan at walang pag-asa. Ano ba ang meron sila? Si Qin Shi Huang ng China ay naghanap ng medisina para sa immortalidad. Subalit nasaan ito? Itinayo niya ang Great Wall sa takot na siya ay salakayin at patayin ng mga kaaway. Namatay siya nang wala pang 40 taon. Naghanap siya, subalit ang hinanap niya ay walang kwentang bagay. Naghahanap ang mga tao sa mundo, subalit hindi nila hinahanap ang gusto ng Diyos na hanapin nila. Ang hinahanap nila ay mga bagay na nabubulok sa sanlibutan ito. Mga bagay na naglalaho, maglalaho sa isang iglap, mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nga sa awit 39, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. Si David ay naging isang dakilang hari. Subalit, nalalaman niya na darating ang wakas pagkaraan ng ilang sandali. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Kung maglalagay ka ng langgam sa iyong palad, mabilis itong tatawid. Tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang.
Ang lahat ay lilipas pagkaraan ng ilang sandali. Tunay na sila'y nagkakagulo nang walang kabuluhan. Hindi sila natutulog, aral sila ng aral. Mula madaling araw hanggang ating gabi, labis silang nagpapagal at nagsusumikap na magtrabahong mabuti. Subalit hindi nila alam kung sinong makikinabang sa huli. Sa Lucas chapter 12, sinabi ng mayamang hangal, "Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Mayroon siyang kaalaman, pera, karangalan at kapangyarihan. At ngayon ay nais niyang kumain at magsaya. Sinabi sa kanya ni Jesus, hangal, sa gabing ito kukunin ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda?" Ang kaluluwa ay nagmula sa Diyos at babawiin ito ng Diyos. Sinabi niya na ang taong nag-imbak ng marami para sa katawang lupa, subalit ang kaluluwa ay walang naipaghanda sa harapan ng Diyos, ay hangal. Siya na nag-ipon ng lahat ng bagay para sa katawan ay namatay na hindi natanggap ang buhay na walang hanggan na nais ibigay ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." Binuksan niya ang daan papunta sa langit sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus. Nagbukas siya ng daan. Siya ang katotohanan, ang nag-iisang daan. At kung maunawaan natin ang katotohanan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Gayunpaman, maraming tao naghahanap sila sa maling lugar hanggang sa sila ay mamatay. Isang malaking kahangalan, hindi ba? May isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ang taong naghahanap sa walang hanggang katotohanan ay matalino." Sa Mateo 7:6, "At huwag kayong magtapon ng inyong perlas sa harapan ng mga baboy. Ang mga baboy ay walang alam sa halaga ng perlas. Hindi nila alam ang halaga nito. Baka iurakan lang nila ito ng kanilang mga paa. Kung maghahagis ka sa kanila ng perlas, oh, ito'y kayamanan. Ganyan ba ang sasabihin ng baboy? Hindi! Tatapakan ito ng baboy at itatapon sa kanal. At huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy." Anong ibig sabihin ito? Ang mga tao sa mundo ay umiigik na gaya ng baboy upang kumain sa maruming lugar. Kahit na ihagis mo sa kanila ang katotohanan na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan, wala itong silbi kahit na ihagis mo. Tatapakan lang nila ito. "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan." Nagbibigay siya ng sa mga taimtim na humihingi. Natatagpuan siya ng mga naghahanap. Pinagbubuksan niya ang mga kumakatok. Tutulungan ng Diyos ang taong iyon na matagpuan ng Diyos, yung taong naghahanap sa buhay na walang hanggan. Merong gustong ibigay ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yan ang nais na ibigay ng Diyos. Ang Diyos ay matatagpuan ng mga taong humahanap sa Kanya. Sa Job 19:26, "At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ako ang Diyos sa aking laman." Isang araw, pag namatay na ang aking katawan, ang spirito ay lalabas sa katawan at tatayo sa harapan ng Diyos upang hatulan. Napaghandaan mo na ba ito? Kahit na meron kang kaalaman, pera at karangalan, at lahat ng bagay ay nasa iyo, ikaw ba ay narito sa mundo para magkaroon ng mga ito? Nilikha ka ba ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan para magkaroon ng ganitong bagay? Hindi po. Ibig sabihin, naglagay siya ng walang hanggan sa kanilang puso. Subalit, bakit hindi nila hinahanap ang Diyos? At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Ang katawan ay namamatay at babalik sa alabok.
Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo bago bumalik ang Espiritu sa Diyos na nagbigay nito. Ano ang dapat mong alalahanin? Ibig sabihin, alalahanin mo na ang kamatayan ay nasa malapit lang. Dapat mong pag-isipan ang kailangan mong gawin. Kaya dapat mong matagpuan ang mamahaling perlas, ang katotohanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad ng sinabi ni Uchimura Gansho, sinabi niya na kung talagang hinahanap mo ang kapayapaan at buhay na walang hanggan, kung talagang ninanais mo ito, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na matagpuan. Hahanapin ninyo ako at ako'y matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Jeremiah 29:13. Kapag hahanapin mo siya ng buong puso, hahayaan ng Diyos na matagpuan mo siya. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kailangan mo siyang hanapin hanggang sa siya'y matagpuan. Ang mga ngalakal na naghahanap ng magagandang perlas ay patuloy naghanap. Ah, hindi ito, hindi iyon. Matatagpuan, natagpuan niya. Patuloy siya naghanap. Subalit sa isang tao hindi naghahanap, kahit na nasa harapan na niya ang mamahaling perlas, mukhang marmol lang ito. Isang lalaki ang dumaan sa Afrika at nakakita ng mga batang naglalaro ng holen. Subalit nang titigan niyang mabuti, nalaman niyang ito'y perlas. Hindi alam ng mga bata kung gaano iyon kahalaga. Kaya't sinabi niya, kung bibigyan ko kayo ng masarap na candy, ibibigay niyo ba sa akin yan? At sumagot ang mga bata, "Siyempre, mister, palit tayo. Pakiusap, bigyan mo kami ng masarap na candy." Kahit na meron kang isang bagay na mahalaga, kung hindi mo alam ang halaga nito, maaari itong kunin sa iyo ng ibang taong nakakaunawa sa halaga nito. Brothers and sisters, natagpuan na ba ninyo ang mamahaling perlas? Basahin natin sa Kawikaan 3:15. Kawikaan 3:15. Kawikaan 3:15. Kawikaan chapter 3 verse 15. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa kanya. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga. Dito sa Kawikaan, ang salitang karunungan ay paulit-ulit na makikita. Paulit-ulit. Kung titingnan mo mabuti, alam mo ba kung ano ang karunungan? Ito ay tumutukoy sa katotohanan ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay kay Hesukristo. Kaya sa 1 Corinto 1:24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sa 1 Corinto 1:30, Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Siya ay naging kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang ating karunungan. Si Kristo ang ating katubusan. Siya ay naging ating katuwiran. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga. At wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa kanya. Walang anuman sa mundong ito ang maihahambing sa katotohanan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat natin itong pahalagahan. Ano ba ang mahalaga sa mundong ito? May isang tao na tumama ng bilyon-bilyong dolyar sa loto. Tapos ay biglang inatake sa puso at namatay. Biglang namatay. Nababaliw ang mga tao kapag bigla silang nagkakaroon ng maraming pera. Yun ba'y mabuti? Hindi. May iniisip ako nitong mga nakaraang araw. Mga brothers and sisters, sinasabi na kahit kayamanan ay mula sa Diyos.
Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Dapat tayong maging alerto o alisto kapag ginawa tayong mayaman ng Diyos. Pinayaman ka niya, hindi upang magsaya sa buhay, kundi dahil mayroon kang kailangan gawin. Minsan, kinukuha niya kung ano ang meron sa iyo at pinapahirapan ka. Ito ay upang subukin ka kung kaya mong magtiwala sa Panginoon kahit na nasa kahirapan ka. Pinakain niya ang mga Israelita sa ilang. Ginutom din sila. Inuhaw sila at binigyan din sila ng tubig. Sinabi niya na sila ay kanyang sinubok kung sila ay magtitiwala sa salita ng Diyos o hindi. Mabuti na maging masaya ka dahil sa binayaan ka ng Diyos ng yaman. Gayunpaman, mas mahalaga sa mata ng Diyos ang mga umaasa sa Panginoon at sumusunod sa salita ng Diyos sa kabila ng kahirapan. Ano ba ang nais mong tanggapin? Meron bang mas mahirap kaysa kay Jesus? Ang tagapaglikhang Diyos, ipinaglihi ng isang berhen at isinilang sa isang sabsapan. Siya ay pinalaki bilang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon, na buhay nang wala man lamang mapagpahingahan ng kanyang ulo. At sa huli ay pinako sa krus. Ang krus ang tanging bagay na meron sa Jesus. Ang dakilang apostol na si Pablo ay nagdusa sa kahubaran, gutom, pagpupuyat at ginaw, at siya ay binugbog sa hindi mabilang na beses at halos mamatay ng ilang beses. Siya ay tinapon dahil inakala ng mga taong patay na. Ngunit siya ay buhay at nangaral ng Ebanghelyo. Pumunta siya sa Roma, nangaral doon ng 2 taon bilang isang bilanggo at sa huli ay pinagutan ng ulo. Paano naman si Pedro? Ginawa ng mga apostol ng Panginoon ang lahat para sa Ebanghelyo. Ngunit bakit sobrang sakit natin? Sobrang sakit natin gayong sinasabi natin na naniniwala tayo kay Jesus. Kung mabibigay siya sa iyo ng kaunti pa, masyado kang magsasaya sa iyong sarili. Kahit mahirap ka, magtiwala ka sa Panginoon at makontento sa Panginoon lamang. Kung mayaman ka, kailangan mong gamitin ang kayamanan ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 18, siya'y punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa Kanya at mapalad ang lahat ng nakakapit sa Kanya. Siya'y punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa Kanya at mapalad ang lahat ng nakakapit sa Kanya. Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa mga alahas. Ito'y si Jesus. Sa Colossians 1:6, ang Ebanghelyo na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang araw na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, sa pamamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, na naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, ay yung araw na natagpuan natin itong mamahaling perlas. Diba? Naunawaan ko rin ito noong October 30, 1962, alas 8 ng gabi. Laking gulat ko. Napagtanto ko na hindi ko pa nauunawaan ang katotohanan kahit na 10 taon na akong nagpapakahirap sa aking ministeryo. Talagang mapupunta ako sa impyerno kung mamamatay ako ngayon. Subalit hindi ko ito masabi sa kahit na kanino. At ipinaunawa ito sa akin ng Diyos dahil sa hinahanap ko talaga ito. Noong araw na yon, natanggap ko ang kaligtasan at lahat ng aking problema ay nalutas. Ako ang naging pinakamaligayang tao sa mundo. Natanggap ko ang buhay na walang hanggan. Ako'y naging anak ng Diyos. May pag-asa akong makapasok sa langit. Ang Diyos ay palagi kong kasama habang nabubuhay ako sa mundo. Kaya paano ba ako maghahangad ng higit pang pagpapala? Ako na ang pinakamasayang tao. Simula noon, naging masaya na ako. Ngayong October 30, ang ika-60th spiritual birthday ko. Ngayon ay buo na ang loob ko na humarap sa Panginoon kung tatawagin niya ako. Hindi ako ganoon kaperpekto habang nabubuhay sa mundong ito, ngunit wala na akong pinagsisisihan. At dahil na rin sa natagpuan ko ang mamahaling perlas, ang walang hanggang katotohanan. Sa Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesu Kristo na iyong sinugo.
Natanggap mo ang buhay na walang hanggan nang makilala mo ang Diyos at si Kristo na kanyang sinugo. Na iniligtas na niya ako, natagpuan mo ang mamahaling perlas ng oras na iyon. Yan ang tinutukoy niya rito. Balikan natin sa Mateo 13:45. Mateo 13:45. Mateo 13:45. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Nagkatagpo siya ng isang mamahaling perlas. Umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig ba nitong sabihin ay mabibili natin ang walang hanggang katotohanan sa pamamagitan ng pera? Siyempre hindi po. Walang bayad na tinanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ay walang bayad sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Natanggap natin ito ng walang bayad. Sa Efeso 1:6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin. Ang biyaya ay kasing kahulugan ng regalo. Sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinatawad na ang mga kasalanan natin, iniligtas tayo, ipinanganak ng muli, tinanggap ang buhay na walang hanggan, magkakapareho lang ang ibig sabihin nito. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Binayaran ng Diyos ang lahat at pagkatapos ay ibinigay sa atin. Salamat po, tinanggap natin. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon? Hindi ito nangangahulugan na mabibili natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pera? Nangangahulugan ito na sino mang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at tumanggap ng walang hanggang katotohanan ay kailangang mabuhay para sa Diyos at ihandog ang kanilang sarili. Silang tumanggap ng buhay na walang hanggan ay kailangan talagang ibigay ang kanilang sarili sa Panginoon na nagligtas sa kanila. Sa Mateo 7:12, kaya't anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila sapagkat ito ang kautosan at ang mga propeta. Sa pagitan natin at ng Diyos, sino ba ang unang nagbigay ng sarili? Ang Diyos ang unang nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Ang mga taong naligtas ay naglilingkod ngayon sa Diyos sapagkat sila'y nagpapasalamat sa biyaya. Silang mga nakaunawa sa biyaya at tumanggap ng kaligtasan ay nagbibigay ng kanilang buhay sa Diyos. Sa mga awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? I can't repay His loving grace. My weak heart and my crude body will be the Lord's servant. Meron pong himnong ganito, ang kanyang mapagmahal na biyaya. Kahit na hindi natin masusuklian ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng 100 beses na kamatayan, hindi ba natin dapat suklian ang kanyang biyaya? Kung ang mga taong ligtas ay ayaw mabuhay para sa Panginoon at ayaw magsakripisyo kahit na kaunti, ganyan ba ay tunay na kaligtasan? Sa 2 Corinto chapter 5 verse 15, Siya'y namatay para sa lahat, namatay siya para sa atin. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas ako, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas ako, kaya ang mga nabubuhay, silang tumanggap ng kaligtasan, ay hindi na dapat mabuhay pa para sa kanilang sarili. Ang mamatay pagkatapos na mabuhay para sa sarili ay mali-mali. Ito'y sumpa. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay, para sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa akin, para sa Panginoon na nagbigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kailangan nating mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. Sa Roma 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay.
Mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa 1 Korinto 6:19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Binili na kayo sa isang halaga. Ang aking katawan at spirito ay binili na sa halaga ng dugo ng Panginoon. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at spirito. Ito'y sa Diyos. Mabuhay man tayo mamatay. Niluwalhati ni Pedro ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit na ipinahiwatig sa kanya kung anong uri ng kamatayan, luluwalhatiin niya ang Diyos. Nagbigay siya ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapapako ng patiwalik sa krus. Kayo po, ano sa palagay niyo? Anong mga sakripisyo ang handa ninyong gawin para sa Panginoon? Kung isasaalang-alang ang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin, natural lang na inaan natin ang natitira nating buhay para sa Kanya. Ang Panginoon ay karapat-dapat na paglingkuran. If I live for the sake of the Lord, if I die for the sake of the Lord, whether I live or die, I belong to the Lord. Tama po ba? Si Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 20 ay merong lubos na inaasahan at pag-asa. Gusto kong dakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa buhay man o kamatayan. Hindi ako nagnanais ng kasiyahan. Ang tanging ninanais ko ay dakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. Kaya sa Filipos 3:8, sabi ni Apostol Pablo, dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, inari kong kalugihan ng lahat ng mga bagay, inari kong basura lamang. Ang makilala ang Panginoon ang pinakamahalaga, at upang ang Panginoon ang maging lahat sa aking buhay, itinuring kong basura ang lahat ng mga bagay. Ibinasura ko ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ako'y nasisiyahan sa Panginoon lamang. Jesus, my Lord, you are in my heart. I am satisfied with you alone. Ano? Sinusubukan mo bang masiyahan sa ibang bagay sa halip na sa Panginoon? Kapag nagkakaroon ng kaunting kahirapan ng isang Kristiyano, kapag siya'y kinamumuhian o kapag siya'y naghihirap, sinasabi niya, ano bang buhay ito? Kumusta ang buhay mo? Ganyan po ba ang sinasabi mo? Kasama mo ang Panginoon sa panahon ng kaaliwan, sa panahon ng sakit at kahirapan, maging sa pagdaan mo sa libis ng anino ng kamatayan, siya'y kasama mo. Dapat tayong masiyahan sa ating pananampalataya sa Panginoon, magalak at magpasalamat sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito ang gusto ng Diyos. Ngayon, basahin natin ang huling talinhaga, verse 47. Matthew chapter 13, verse 47. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayun ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutubid at itatapon sila sa pagod ng apoy. Ang tatlong talinhagang ito ay magkakaugnay. Ang pangatlong talinhaga ay ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Sina Pedro, Santiago at Juan ay mga mangingisda sa dagat ng Galilea. Sinabi ni Jesus sa Matthew 4:19, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Iniwan nila ang kanilang lambat at lahat ng mga bagay at sumunod kay Jesus ng 3 at kalahating taon. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, muli siya nagpakita sa dagat ng Galilea. Ibig sabihin ay magsimula ulit. Ngayong sina Pedro at ang mga alagad ay walang magawa, pinulot ulit nila ang mga halambat na kanilang iniwan at itinapon. Mangingisda ako, sinabi nila sa kanya. Kami isasama rin sa iyo.
Inihagis nila ang kanilang mga lambat sa buong magdamag, subalit wala silang nahuli kahit na isang isda. At nang mag-uumaga na, nagpakita ang Panginoon sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. "Mga anak, meron ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila, "Wala." Kaya kanilang inihulog ang lambat at nakahuli ng 153 na malalaking isda. Si Juan na katabi niya ay nagsabi, "Si Jesus yan." Kaya si Pedro ay tumalon sa bangka at lumangoy sa dagat. Nang umahon siya, nakita niya na ang muling nabuhay na si Jesus ay naghanda ng apoy at uling at nagluluto doon ng isda at merong kanin. "Hali kayo at mag-almusal." Ngayon, isipin ninyo ang pangyayaring ito ng saglit. Namatay ang Panginoon at itinapos ang gawain ng kaligtasan para sa atin. At siya ay muling nabuhay at muling nagpakita sa kanyang mga alagad na pinapakain ng almusal na inihanda ni Jesus. Pagdating nila sa baybayin, may kanin at isda. "Hali kayo at mag-almusal." Nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. At ginawa nila ang sinabi ng Panginoon at nakahuli sila ng 153 na malalaking isda. Dalhin ninyo rito ang ilang isdang nahuli ninyo ngayon. Sinabi ba niya sa kanila na nadalhin ang isda dahil walang sapat na naihanda si Jesus? Hindi. Tulad ng sinasabi, "Gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kayo ay magiging mga mamamalakaya ng mga tao mula ngayon. Ang ibig sabihin ng paghagis ng lambat sa kanang bahagi ng bangka ay maraming maliligtas na kaluluwa kung ihahagis natin ang ebanghelyo ayon sa salita ng Diyos. Kung ihahagis natin ang ebanghelyo na naayon sa salita ng Diyos sa kanang bahagi. Ngunit dito sa talinhaga ni Jesus, nang ito'y napuno ay lumapit sila sa baybayin at sila ay naupo at tinipon ang mabuti sa mga sisidlan, subalit itinapon ang masasama papalayo. Nagtanong ako sa isang kapatid na mangingisda, "Kapag nanguhuli ka ng isda, may mga itinatapon ba mula sa mga nahuhuli sa lambat?" Pagkatapos ay sinabi niya, "Oo, meron." "Anong itinatapon mo?" "Tinatapon ko yung mga hindi makakain. May ilang isda na hindi maaaring kainin. Noon ay merong kagaya ng ratfish. Sa mga araw na ito, yung masasarap ang kinakain natin. Yung anglerfish, hindi ito mabuti. Ito yung pangit na isda na malaki ang ulo, itinatapon lahat ito." Sinabi rin niya na meron pang ibang isda na hindi mo talaga pwedeng kainin. Tinitipon ng mabubuti at itinatapon ng masasama. Ngayon, anong ibig sabihin ito? Ihiwalay ang mga ito, pag-ihiwalayin. Hindi nila kinukuha lahat, tulad ng pag-upo at paglalagay ng mabubuti sa bangkot at pagtatapon ng masasama, ayon sa salita ni Jesus, ito ay tumutukoy sa katapusan ng panahon. Ang mga anghel ay darating. Ihiwalay nila ang matutuwid mula sa masasama. Una, ihiwalay nila ang matutuwid mula sa mga makasalanan. Habang ipinapangaral ang ebanghelyo sa mundo, kung sinasabi nilang sila'y naligtas, sila'y nahuling isda. Hindi kukunin ang lahat ng isda na nahuli sa lampat. Paghihiwalayin. Mabuting isda, masamang isda, ang paghiwalay ng mabubuti mula sa masasama ay paghiwalay sa mga naligtas mula sa mga peke. Kailangan ninyo itong pag-isipang mabuti. Hindi ka makakapasok sa langit sa pamamagitan ng pagpapanggap. Dapat niyong siguraduhin kung kayo ba ay talagang totoong ligtas na tao. May ebidensyang makikita sa mga totoong ligtas. Mga kapatid, alam ninyong sumulat ako ng isang aklat na pinamagatang Ebidensya ng Ipinanganak na Muling Kristiyano. Dapat niyo ulit itong basahin. Sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Ako ba ay talagang ipinanganak na muli? Kung kayo ay ipinanganak na muli, paano kayong ipinanganak muli? Kumusta naman ang buhay ko pagkatapos ipanganak muli? Inilalaan ko ba talaga ang aking buhay sa Panginoon? Namubuhay ba ako katulad ng mga ngalakal na nakatagpo sa mamahaling perlas? Bago namatay si Jesus, pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa mga alagad. "Kumuha kayo, kainin ninyo ito, ito ang aking katawan."
Ano naman ang sinabi niya pagkatapos ng muling pagkabuhay? Mayroon ba kayo rito anumang makakain? Kanilang binigyan siya ng isang piraso ng inihaw na isda. Tinanggap ito ng Panginoon at kinain ito. Anong ibig sabihin ito? Humingi ba ang Panginoon dahil gutom siya? Nakakita si Naroon ng nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay, isda at tinapay. Ang tinapay ay nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay sa atin sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At ang isda ay nagsasalita na ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon na gaya ng isang piraso ng inihaw na isda. Ang Panginoon ay nagbigay ng tinapay. O kung huminga siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas. Ang ahas ay anak ng pagsuway. Sinaway ni Jesus sa mga Hudyo, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong. Ang Panginoon na namatay at nagbigay sa atin ng tinapay ng buhay ay humihiling sa atin ngayon na bigyan natin siya ng makakain. Tayo ay tulad sa isang pirasong isda. Bago tayo naligtas, malaya tayong namumuhay sa mundo. Subalit pagkatapos ng kaligtasan, patay na tayo sa sanlibutan at nabubuhay sa Diyos. Dapat nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon na tulad ng inihaw na isda. Panginoon, kainin mo. Namatay ang Panginoon sa krus at naging tinapay ng buhay para sa atin. Kung ibibigay ko ang aking buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng masunuring pamumuhay hanggang kamatayan, tinatanggap ng Panginoon ang aking pagsunod. Ako ay kakaing kasalo niya at siya ay kakaing kasalo ko. Kinain ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At patuloy kong kinakain ang Panginoon. At tinatanggap ng Panginoon ang aking pagsunod at kinakain ito. He will send from above and how happy our heart will be made. Ang tunay na pakikisama ay nangyayari kapag ang dalawang katotohanan ay magtagpo. Kung tapat sa akin ang isang kaibigan, ngunit hindi ako tapat sa kaibigan na iyon, tunay na makikisama ba iyon? Kahit na ang Panginoon ay namatay para sa akin, subalit kung wala akong pag-iisip na mabuhay para sa Kanya, pwede ba akong magkaroon ng fellowship sa Kanya? Si Earl Sensenderth ng Germany, bagamat ipinanganak na siyang muli, hindi niya alam kung paano mabuhay para sa Panginoon. Sa isang art museum, nakita niya ang larawan ni Jesus sa krus na may suot na korona ng tiik at duguan. Si Sensenderth ay nakatayo na hindi kumikibo sa harapan ng larawan. At kalaunan ay bumagsak siya at nagpatira pa sa harapan nito. Binasa niya ang isang pangungusap sa ilalim ng larawan. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ano naman ang ginagawa mo para sa akin? Nalaman ni Sensenderth na iniligtas siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagganak ng mahalagang dugo. Subalit, wala siyang ginagawa para sa kanya. Kaya siya ay bumagsak sa harap ng larawang iyon at umiyak nang walang tigil. At tumayo siya at nangako sa Panginoon na gugugulin niya ang natitirang buhay para sa Panginoon. At dahil sa isa siyang earl, siya ay mayaman, kaya inialay niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sa gawain ng Ebanghelyo. At nakilala niya si John Wesley na English preacher. Kaya si Sinsender ay mahusay na gumawa kasama ni John Wesley para sa Ebanghelyo. Dapat din nating isuko ang ating sarili sa ilalim ng krus. Merong isang hymnal na I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Pagnilayan natin kung ano ang mga ginagawa natin, alang-alang sa Panginoon. Hindi mo dapat ratuhin ng masama ang Panginoon. Hindi mo dapat maliitin
at hamakin ang biyaya ng Panginoon. Ano ba ang mabuting isda at ang masamang isda? Ang Panginoon ay nagbayad ng malaking halaga upang iligtas tayo. At kapag ang isang taong nakatagpo sa katotohanan ay nag-aalay ng kanyang buhay sa Panginoon, siya ay maituturing na mabuting isda. Kung sinasabi mong ligtas ka, subalit wala kang pusong nagmamahal sa Panginoon at wala kang pagnanais na kilalanin ng Panginoon, walang pusong magsakripisyo para sa Panginoon at namumuhay ka para sa sarili ng may pagkamakasarili, anong ebidensyang ligtas ka? Kikilalanin ka ba ng Panginoon na mabuting isda? Sinabi ng muling nabuhay na si Jesus, may makakain ba rito? Binigyan siya ng mga alagad ng isang piraso ng inihaw na isda. Kung gayon, ano ang dapat nating ibigay sa Panginoon? Dapat ba natin siyang bigyan ng ahas? Magpapakita ka ba ng pagsuway? Tatanggapin kaya ito ng Panginoon? Kailangan po nating pagnilayang mabuti ang ating buhay. Hindi tayo dapat makontento sa pagsasabing ligtas. Sa huling panahon, ihihiwalay niya ang mga ligtas sa mga peke. Mula sa Genesis chapter 1 hanggang Apokalipsis, paulit-ulit na pinaghihiwalay ang Diyos ng Diyos. Paulit-ulit naghihiwalay siya. Pinaghiwalay niya ang liwanag at kadiliman. Nang magkasala si Adan sa halamanan ng Eden, pinaghiwalay ang buhay at kamatayan. Ang Diyos ay palaging naghihiwalay. Sa mga anak ni Adan, pinaghiwalay sina Cain at Abel. Sa mga anak ni Abraham, sina Ismael at Isaac. Sa mga anak ni Isaac, pinaghiwalay sina Esau at Jacob. Sa Matthew chapter 3, ang trigo at ipa ay pinaghiwalay. Ang mabuti at masamang isda ay pinaghiwalay. Kaya merong malinaw na pagkakaiba ang mga anak ng Diyos na pupunta sa langit at ang mga taong pupunta sa impyerno. Sa Mateo chapter 25 verse 34, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na ihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sa Mateo 25:46, at ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matutuwid ay sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, naiisip ba ninyo kung paano naghihiwalay ang Diyos? Kahit na nagpapatotoo ka sa iyong bibig na ikaw ay ligtas, subalit, kung walang buhay na karapat dapat sa kaligtasan sa iyong puso at pamumuhay, kailangan mong pag-isipan kung anong mangyayari kapag pinagbukod na ng Panginoon ang masasama at matutuwid. Born again Christian ba talaga ako? Hindi ibig sabihin na pupunta tayo sa langit sa pamamagitan ng gawa. Ang isang taong ipinanganak na muli ay dapat magkaroon ng buhay ng taong ipinanganak muli. Ang taong nakatagpo ng mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibig sabihin ay iniaalay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa Panginoon na nagligtas sa kanya. Alamin mo na ito ay isang napakaseryosong bagay. Wala na tayong sapat na oras. Ang araw ng kanyang pagdating, napakalapit na. Kailangan nating pagnilayan ang ating sarili at mamuhay ng karapat-dapat bilang ipinanganak na muli. Gayon din ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga taong hindi paligtas ay tungkulin natin bilang mga Kristiyanong ipinanganak muli. Kung itinuturing mong mahalaga ang iyong kaligtasan, itinuturing mo rin na mahalaga ang kaligtasan ng iba. Wala tayong ibang mapagpipilian, kundi ang mangaral. Habang kayo ay nananalangin, umaasa ako na dapat ninyong pag-isipang mabuti kung anong uri ng tao ako sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami na tumalikod sa Diyos at bumaling sa kasalanan ay sumunod sa aming makalamang pagnanasa
at namuhay para sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Ngayon ay nais naming mamuhay sa natitira naming buhay para sa Panginoon na nagligtas sa amin. Alam namin na upang iligtas kami, ang tanging anak ng Diyos, si Kristo, ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang mapatawad ang lahat naming mga kasalanan magpakailanpaman. Ang aming mga katawan at kaluluwa ay sa iyo dahil binili mo ng iyong dugo. Pakiusap, pagharian mo ang aming puso at aming buhay upang hindi na kami muling mabuhay para sa aming sarili sa aming natitirang buhay, kundi para na lamang sa iyong kalooban at kaluwalhatian para sa Diyos na nagligtas sa amin. Huwag hayaang umalis ang sinuman sa amin sa banal na biyaya ng Diyos, sa banal na iglesia at sa iyong banal na plano. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.